Hi guys, kayo'y nanonood sa totoong kwento at hindi imbento. Siyempre, kay Raymond San Jose. Dahil ganun ang ating intro, alamat, siyempre alamat pa rin. Alamat ang ating content or vlog ngayon. So, yan. Shout out muna sa syempre sa lahat ng viewers and subscribers. Ayun, thank you po, thank you. Wait lang, sakit. So, yun, dumako na tayo sa ating segment na alamat. By the way, ang alamat natin ngayon ay Nag-iisip pa ako. May share ko lang. Pag nag-aalamat ako, hindi to scripted, on the spot lang to. Lahat ng alamat ko, on the spot na kwento. Pati yung karakter, on the spot din. Check yung mga yung ibang alamat ko, ha. Marami alamat ng Facebook. Marami pa akong alamat, eh. Yung alamat ng Ipis part 1, yun doon nagmula ang tatlong lola nga pala. Yun, na-share ko lang. Para tuloy-tuloy yung kwento at patuloy-tuloy yung kwento na doon siya nagtuloy-tuloy. Ayun. So, ang ating alamat ngayon ay alamat ng alamat ng ensaymada. Yun. Yun na lang biglang pumasok sa isip ko, ensaymada. So, ito na ating alamat ng ensaymada. So, yun nga, yung nakakaan nga, di ba? Yung alamat ng kalokohan, di ba si Ding, yun na, nakulong na nga si Ding, no? Tapos, yun, bubugbugin na siya nila, beer at Ador, tsaka ng mga kakosa. nakaisip si Ador na, na huwag siyang bubugin sa isang condition na kwentuhan sila ng alamat dahil nababored na sila sa, sa kulungan, kasi hindi man boarding house yun. Kulungan. So, yun. Yun. Nagkwento nga siya. Naalala ni Ding na nung elementary siya. Yung alamat ng pinya. Yun ang kinuwento niya. Alamat ng pinya. Pagkatapos siya ikwento yung alamat ng pinya, hindi naniwala sa kanya sila. Birata daw siya ng mga kakosa. Yun. Binugbog siya at yun nga, namatay nga daw. So, ito na, continuation ng story. Pero ang alamat ay alamat ng ensaymada. Excuse me. Ayun. Pagkabugbog nga kaya naalarma yung mga warden ba tawag doon? Jail guard o ganun, or something, mga ganun. Ayun, inawat-awat nga. Yun, doon na sinamantala nila nila Beer at Adora. Yun, nakatakas na naman sila. Hindi lang sila biratador, lahat sila. Yun. Bit nila si Ding. Ayun. Yun, nakatakas na naman sila biratador. At lahat nung nakakulong doon, nakatakas. Ayun. Nagalit na naman si Chip. Yung happy doon, nagalit na naman. Sabi nyo sa mga jail guard. Ano ba kayo? Jail guard ba talaga kayo? Lagi kayo natatakasan na. Sabi ni Chip, sabi ng dalawang jail guard. Wala pa silang pangalan eh. Kasi may gulo eh. Nagkaroon ng riot sa kulungan, ganyan-ganon. Sabi naman ng isang jail guard or warden, mauhuli din naman natin sila eh. Yun. Sabi niya. Sabi naman isang jail guard,
Oo, abangan na lang natin yung kwento. Yung alamat na mahuhuli din sila. Yan. Yan, tapos nakakating nga yun sa tatlong lola. Sabi ni ano, ni Chief. Mga madam, may bad news po tayo. Nakawala na, nakatakas na naman si Nabira at Adore. Yan. Na-hybrid na naman sila. Ano? Lola Tiffany, Lola Scarlett, and Lola Britney. Sabi ni Lola Tiffany, ano? Bakit ba kayo lagi na natatakasan? Nag-guide na siya, no? I-report na kita sa mayor. Gusto ipapalit na kita dyan. Sabi. Kasi ano, i-close nga yung tatlong lola sa mayor nila. Si mayor, ano, problemo. Yan. Tapos, yun nga. Sabi, nakatakas na, nakatakas nga. Dinala mo nila sa ano, eh. Pagamutan si Ding. Ayun. Yun, nagising si Ding eh. Hindi man siya namatay eh. Parang ano lang yun. Kasi nag-usap na sila na ano, ipipake date nga siya kunyari. Parang ano nga, gumawa sila ng eksena para makatakas yun. Ayun, nagkamali na si Ding no. Sabi ni Ding, nasan ako? Sabi niya, Bira Tadori, tsaka ng ibang kakosa. Ay, nasa ano ka? Pagamutan ka. Huwag ka magalilas, ano? Safe dito. Hindi tayo maano. Hindi tayo susubong sa pulis dito. Yan. Ayun, tapos nga gumaling na kasi na Ding at si Ding gumaling na siya no. Sa ibang eksena naman, ito matagal na rin tong din ano eh na matagal na rin wala sa eksena eh. Sina San Pedro, Jaime and Paul. Kasama si ano, si pangalan nito si Anderson, yung tatay ni Tem, yung yun, nagre-ready na sila. Apat na silang pupunta eh. Sabi ni San Pedro, yung leader nila eh, mag-prepare na kayo dahil ano, atakihin natin ang bahay ni ano, bahay ng tatlong lola. Ayun, tsaka ayun nga, sabi naman ni ano, sabi ni nila Paul at Jaime, opo, pinuno. Yun, sabi ni Paul. Meron siyang ano eh, armed group eh. Yun, nag-ride na sila. Marami silang dalang mga AK-47 eh. Tapos yan naman. Si Anderson, biglang ano eh, nawala siya bigla eh. Sabi ni San Pedro, o, nasan si Anderson? Sabi ni Jaime, ano daw, mag-CCR lang. Sabi ni Jaime. At yun nga, si Anderson naman, may kausap sa cellphone. May kausap sa cellphone, sabi. Claire, si ano to, tatay ni Temi yung to, si Anderson. Sabi naman ni Miss Claire, o, bakit yan po kayo napatawag? Kasi mayroong atake dyan eh. Umalis ka na. Baka madami ka pa. Bakit po? Ano po atraso namin? Basta huwag ka na magtanong. Sabi ni Anderson, huwag ka na magtanong. Mga nganib ang buhay mo. Iwasan mo na yung lola na yan kasi salot yan. Mga lola mo. Pero naguguluhan si Claire. Bakit kaya ganun siya sabi ni Anderson? Yung tati ni Tem yung ganun. Yun, tapos sina ano naman, sina sa kabilang kampo naman, sina Super Batman, Robin Patilla, si Michael at ang kanyang teroristang grupo. Yun, ano rin eh, nag-aanda din sila eh. Sabi ni Super Batman, ngayon nakapagsanay na tayo, kailangan natin ano man, gawin ano, tatambangan natin sila. Kung ano yung binabalak nila. Kasi alam nila aatakin yung tatlong lola eh. Sabi ni ano, nagsuggest si ano eh, Robin Patilla, yung spy. Eh ano, pinuno, di ba isa lang naman nangarin natin dito, yung tapusin yung tatlong lola. Kasi yun din ang balak nila ano eh. Ni ano, ni tawag nito.
ni Robin Patilla kay ano. Sinabi ni Robin Patilla yung kay sa pinuno kay Super Batman. Sabi ni Super Batman, oo. Oo, kasi kay clear na naman ako concern eh. Yun nga. Eh kung may pagkasundo kaya tayo kay San Pedro. Yun. Yun, nagpunta nga si ano, nagpadala ng mensahe ako si ano. Si, excuse me. Si, yun nga, si, ano, si Robin Patilla, nagpunta siya kay ano, sa kampo nila, ano, kina San Pedro. Pinapunta siya ni Super Batman, si, ano, Robin Patilla, yun. Nagpadala siya ng, ano, sulat, eh, kalatas. Yun, nakalagay sa kalatas na, si, ano to, parang, basta sinabi niya, pwede ba tayo mag-meeting tungkol sa tatlong lola? Basta ganun, basta mga ganun. Hindi ko na i-detail, hindi ko na i-detalya. No? Tapos yung nagkita na nga sila. Ayun, napag-uusapan nung kampo nila Super Batman at Robin Patilla. Super Batman at San Pedro, yun. Yung nagkamay na sila kasi sabi ni Super, ano, Super Batman kay San Pedro, isa lang naman ang hangarin natin eh. Ang makaganti sa tatlong lola. Ayun. Basta huwag nyo lang gagalawin si ano, huwag nyo lang idadami si Claire. Kasi talagang wala naman siyang kasalanan eh. Ayun nga. Sabi ni San Pedro, o sige, para matapos na yung alam, yung pagkikwento ng alamat ni ano, ni Raymond. Tapusin na natin yung tatlong lola na yun. Na jismosa na salot. Ayun nga. Ayun, nagpaplano na nga sila, no. Tapos nga. Ang eksena naman kay ano. Ang sa kabilang dako naman si ano. Si excuse me. Si Temi yung nga. Yun. Tinukuhan niya na maging disente ang buhay ng mga cannibal sa Papua New Guinea. Ayun. Naging vegetarian na sila. Hindi na sila humanitarian. Iba yung humanitarian sa akin na. Kanibalismo. Yan basta 'yan. Ayun nga. Pagkatapos niyang i-train yung mga kanibal, yun, no. Nagpaalam na nga siya, no. Ayun. Sabi niya, no, salamat sa pag-alaga niyo sa akin, ha. Sabi ni Temi, babalik na ako sa amin. Mas nag-iiyak ng mga kanibal, no. Tapos iba-iba yung lingwahe nila eh. Hindi ko maintindihan. Mix of hoots. Sabi ng ibang kanibal, mga ganun-ganun sila. Iba yung lingwahe eh. Yun nga. Tapos, umayos na nga siya. Ayun, tapos si ano nga. Si ano, nakahibdad na naman yung tatlong lola eh. Nakahibdad yung tatlong lola. Tapos, paggabi niya, sabi ni tatlong lola, Mercedes, matutulog na kami, ah. Ikaw na bahala dyan. Yun, natulog na sila. Yun. Eh ano, may nakalimutan ako. Nakalimutan ko yung eksena na ano, na si Mercedes bumili siya ng ano, ng ensaymada sa bakery. At simula noon, nagkaroon na ng alamat ng ensaymada. Ito si Raymond San Jose. Handang sapuin lahat ng bash. Thank you po sa inyo lahat.